First time namin na magkaroon ng applicant na visually impaired, kailangan pa namin ng mga special equipment para ma-accommodate ka. We're gonna call you again. So, thank you. Paolo, thank you. Pero hindi pa rin nawalan ng lubak ang aking daan. I guarantee po na talagang maganda tong product namin. Hindi ko man po siya nakikita, pero naamoy ko naman po eh. At saka po, sigurado po na hindi siya harmful sa kamay. Sige, kukuha ako. And I'm also interested in joining your team. Talaga po? Maganda po yan. Ma'am, kailangan nyo lang pong i-fill out tong form na to, and then we're good to go. Sige, I'll just fill this out. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Galingan! Paolo, nga pala, kagagaling ko lang sa staff meeting. Congratulations! Tumaas yung sales natin mula na naging part ka ng team. At hindi lang yun. Marami ka na rin na-recruit ng mga new members, kaya lalong gumanda yung status ng kumpanya. Di ba? Sinabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo! Salamat, sir. Pero dahil naman yan sa tiwala at saka sa tiyagaan yung pag-mentor sa akin eh. Kaya nga sa darating na success seminar, ikaw yung nakikita kong pwedeng mag-share ng life testimony. Oh. Sir, baka hindi ko kaya. Kayang-kaya mo yun. Ikukwento mo lang naman yung mga pinagdaanan mong struggle sa kung paano ka nakabangon. Paolo, sigurado ako. Maraming may inspire sa kwento mo. Nagpursige pa rin ako na naging madali dahil sa suporta ng aking pamilya. At dahil dito, may dumating din na oportunidad sa akin. Unang sinabi sa akin na gagawin ko to, kinabahan ako. Kinabahan ako kasi hindi lang dahil magsasalita ako sa harapan ninyo, kundi hindi ko rin kasi sigurado kung may maganda akong masasabi sa inyo. Dahil ang totoo niya, naging mayabang at selfish ako. Mayabang dahil akala ko noon, alam ko na yung magiging takbo ng buhay ko. Pataas lang. Pero sa isang iglap, sinampal ako ng kapalaran. Dinapuan ako ng sakit. At nawalan ako ng paningin. Gumuho yung buong mundo ko. Galit na galit ako. Gusto ko lang sumbatan ng lahat. Ang Diyos. Ang pamilya ko. Ang mama ko. Dahil natakot ako eh. Natakot ako na wala na akong silbi. Natakot ako na wala ng dahilan para mabuhay ako. Nagtangka ako magpakamatay. Doon ko na-realize na ang selfish ko. Dahil yung nararamdaman ko lang yung iniisip ko eh. Hindi ko naisip yung mararamdaman ng pamilyang may iwanan ko. Lalo na ng mama ko. Yung mama ko na malabo na rin yung paningin sa isang mata. Pero kahit kailan di sumuko sa amin. Sigurado ako maraming beses rin siyang nakaranas na matakot. Pero itinaguyod niya kami magkakapatid. At dahil sa kanya, nagkaroon ako ng lakas ng loob na bumangon ulit. Mahirap. Pero nang nawala yung paningin ko, doon ko nakita ng mas malinaw kung gaano kaganda yung buhay. Dahil sa mga taong gustong sumuporta sa mga katulad ko. Dahil sa pamilyang
hinding-hindi sumuko sa akin. At dahil sa isang ina na kahit anong mangyari, hinding-hindi mawawala ang pagmamahal sa akin. Kaya ako nandito ngayon para maging patunay na kahit na anong pagsubok ang dumating sa atin, kakayanin niyo. Kung kinaya ko, kakayanin niyo rin.